Kiki. 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 Tago? Ah, alam ko na. Ayaw mo maligo, no? Eh, kasi kuya, malamig yung tubig, eh. Nako, Kiki, hindi pwede yan. Lalo na nakikilig ko lang tayo sa may bomba. Kiki! Kuya Coco, ayoko po kasi talaga maligo. Kiki, sumunod ka na lang. Sige, susunod na. Ayan, pag nakapag-ipon ako ng pera, makakapag-aral na tayo. Pero sa ngayon, tiis-tiis muna, ha? Pasensya na dahil hindi kaya ni Kuya na ipasok ka sa paaralan. Kuya, okay lang yun. Hindi naman ako naiinggit. Napapasalamat nga ako kung anong meron tayo. Na nakakaraos tayo araw-araw, nakakakain, at pagkasama tayo, hindi tayo nagkakasakit. Salamat na intindihan mo yung sitwasyon natin. Alam ko na! Ano yun, Kuya? Tuturuan kita magsulat, magbasa, at magbilang. Talaga, Kuya? Oo, Kiki. Kuya mo na ako. Tignan mo pa ako. Ano kayang pwedeng maging ako? Ah, superhero! Halika na, maglakad na tayo. Superhero! Kuya, ano ba yung ginagawa mo? Diba, superhero ako? Tara, maglakad na tayo. Marami pa tayong pangarap. Superhero! Ten, 20, 21, 22, 23. Wow, Kuya! Ang galing mo naman magbilang. Tinuruan ako ni nanay tsaka tatay na magbilang nung nabubuhay pa sila. Kaso nga lang, 23 lang yung nakuha natin sa pangangalakal. Hindi kasi nila tinanggap yung mga iba eh. Okay lang yun, Kuya. Maraming salamat
po sa binigay niyo pong biyaya sa amin. Salamat po. Meron po kaming 23 pesos. Makakabili po kami ng paborito kong sardinas. Amen! Kung nabubuhay pa sila nanay tsaka tatay, matutuwa sila dahil ang bait mong bata. Nakakalungkot lang dahil namatay sila sa aksidente. 5 pa lang nun ako, tas ikaw 1 taon. Naiwan tayo sa bahay nun. Sabi kasi ni nanay, bibili lang daw sila ng ulam. Tas bantayan muna daw kita. Pero ang tagal nila, yun pala, naaksidente na sila. Kuya, sigurado ako lagi tayong binabantayan ni nanay at tatay. Kuya, salamat sa pag-aalaga sa akin. Pangako ko sa kanila yun na hindi kita papabayaan nung nawala sila. Salamat, Kuya. Kuya, bili na tayo ng pagkain natin para makakain na tayo. Ako na lang yung bibili, Chichi. Hintayin mo na lang ako dyan. Pabili po! Magsakit ka. Sige na, Kuya, please. Ayaw. Ayaw ko pa muwi. Tara, ligo na tayo. Yay! Kuya, pwede hinto muna tayo? Bakit, Kiki? Kasi ang ganda dito, oh! Oo nga, no? Oo nga, ang ganda ng langit na, Kuya. Saan kaya napupunta yung tao pag namatay? Sa langit ba? May nagtuturo, kung mabait ka, mapupunta ka sa langit. Kung masama ka, masusunog ka sa impyerno. Sabi naman ng mahiba, pag namati ka, magiging espirito. Tapos mabubuhay ka kasama ang mga namatay mong pamilya.
At may nagsasabi din, pag namatay ka, mabubuhay ka muli. Pwede sa tao, sa hayop, at iba pa. Eh ano ba talaga, kuya? Kiki, madaming tanong na hindi ko rin alam ang sagot. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kaya habang nabubuhay tayo, piliin natin maging mabuting tao! Tama yan, Kiki! Pero kuya, paano pag may nag-away sa akin, bawal ba ako gumante? Kiki, ibanalangin mo sa Diyos na patapangin ang puso mo. Sanayin mong maging matatag para pag nasaktan ka, hindi mo iisipin gumanti, mas pipiliin mong maging mabuting tao. Eh kuya, paano kung... Naku, Chichi, ang dami mong tanong. Tara na, maghanap pa tayo na matutulugan. Tara po, kuya. Napakaswerte ko po talaga. Meron na po akong pambili ngayong kaarawan ni Chichi. Koko? Asa na kaya si kuya? Siguro nangalakal yun. Nakalimutan niya ata na birthday ko. Happy birthday, Chichi! Salamat, kuya! Akala ko nakalimutan mo na yung birthday ko. Teka, kuya, parang nag-iba yung buhok mo. Ah, oo. Si Mang Tomas kasi, ginupit niya yung buhok ko dun sa may kanto.
libre lang, bagi ba? Happy birthday, Gigi! Mayroon akong regalo para sa'yo! Wow! Salamat, Kuya! Isipin mo na lang, meron nga po ito. Hindi ko nalalagay yung kandila dahil marumi. Happy birthday, Chichi! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Chichi! Thank you, Kuya! Humiling ka muna bago mo hipan yung kandila. Salamat, Kuya! Kain ka muna, Chichi. Pero, tignan mo muna yung regalo ko para sa'yo. Salamat, Kuya! Tuturuan mo na ako magbasa, Kuya? Oo, pangako ko sa'yo yun, di ba? Salamat talaga, Kuya! Okay lang kahit wala kang regalo sa akin, basta yung importante, magkasama tayo at hindi tayo magkakahiwalay. Ako, hindi mangyayari yan dahil hindi kita iiwan. Birthday na birthday mo, magdadrama tayo. Salamat po sa pagkain. Amen. Ang sarap naman ng pancit na binili mo, Kuya. Tara, Kuya, kain na tayo. Oo nga, no? Ano yung giniling mo kanina? Ay, Kuya, bawal ko pagsabi. Baka kasi hindi matupad. Pero, mga ganito siya. Ang rami naman. Pero wala naman masama dun. Malay mo, matupad lahat ng mga hiling mo. Ah, sige, Kuya. Sorry, maliit pa lang yung cake mo. Pero sa susunod, malaki na yan. Ayos lang yun, Kuya. Hindi naman importante kung maliit o malaki. Basta ang importante, may makakain tayo ngayon. Kuya, pwede mo na katuruan magsulat at magbasa kasi gustong-gusto ko na matuto. Mamaya na lang, Chichi. Ubusin muna natin yung pagkain natin. Sige, Kuya. Dali mo pala matuto eh, Chichi. Siyempre, ikaw yung teacher ko eh, Kuya. Ayaan mo, Chichi, pag nakapag-ipon na ako, makakapasok ko na sa eskwela. Salamat, Kuya. Pag natapos ako mag-aral, bibili ako ng sarili nating bahay para hindi na tayo nakatira sa daan. Ba-la-hib. Thank you.
Ricky, ba't nakatulala ka? Birthday mo pero malungkot ka. Hindi ako malungkot, Kuya. Masaya ako. May iniisip lang ako. At ano naman yung iniisip mo? Ano kaya pakiramdam yung may kaibigan, yung may kalaro? Hindi ko rin alam. Wala rin kasi akong kaibigan. Pwede mo ako maging kaibigan, pwede mo rin ako maging kalaro. Ano naman lalaruin natin, Kuya? Ang tawag sa larong ito, luksong lubid. Dapat dalawang tao ang hawak nito. Kaso tayo lang dalawa, kaya itatali na lang natin. Chichi, ikot mo lang yan. Panori mo kung paano laruin. Bilangin mo kung ilan yung kaya ko. Handa ka na ba, Kuya? 1, 2, 3, 4, 5. Chichi, kanina pa lang kita tinuruan magbilang. Marunong ka na agad. Ikaw naman. Siyempre, Kuya. Ikaw yung teacher ko eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang galing mo pala, Chichi. Panalo ka. Chichi, gumising ka na dyan. Mayroon ako dalang pagkain. Chichi! Chichi! Ang init mo! Kuya, nangihina ako. Kuya, masakit ulo ko. Tara, Chichi! Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa center. Chichi, sobra talaga ako nag-alala nung nagkasakit ka. Buti na lang agad kang gumaling. Kuya, huwag ka na mag-alala. Tignan mo ko, malakas na. Chichi, pag may nangyaring masama sa'yo, sisisiin ko talaga yung sarili ko. Basta alam mo naman na superhero ako, di ba? Superhero! Tulad nga ng sinabi ko kina nanay, tatay, na hindi kita papabayaan. Salamat, Kuya! Pero lagnat lang naman yun eh. Buti na lang binigyan tayong libreng gamot. Oo, pero inumin mo yung mga gamot at vitamin na binigay sa'yo para lalo kang lumakas at di na magkasakit. Maiwan ka na muna dito ha. Mga ngalaka lang ako para meron tayong makain mamaya. Kuya, sasama ako. Uminom na ako ng gamot kanina at malakas na ako. Ang kulit mo talaga, Chichi. Basta huwag ka lang magpapagod ha. Sige, Kuya. Ay, 2 araw na pala tayong hindi naliligo. Kaya pala ang mahukol na. Oo nga, no? Makikiligo tayo mamaya sa may bomba, Chichi. Ayoko pa, Kuya. Hindi pwede, Chichi. 2 araw na tayo din naliligo at saka mabaho na tayo. Sige na nga, Kuya. Tara, alis na tayo. Pero daanan muna natin yung sako. Naiwan ko kasi sa kanto. Sige, Kuya. Alis na tayo. Pero ayusin muna natin to. Thank you.
Dinamay ba kita? Ikaw nga itong nagdamay sa sarili mo. Hindi ka nalang magpasalamat na niligtas ko yung buhay mo. Kung hindi kita tinulak, eh di sana patay ka na ngayon. Tapos ako lang yung nakakita, baka pagbintangan pa nila ako na ako yung bumangga sa'yo. Paano ka naman nila pagbibintangan, eh wala ka namang kotse. Oo nga no, basta kung nabangga ka, tapos ako'y nakakita, saan kita dadalhin sa ospital? Wala naman akong pera, at saka makakaistorbo ka lang sa mga ginagawa ko. Ba't bang dami mong sinabi, kaano-ano ba kita? Wala, nag-aalala lang ako. Kawawa ka naman kasi kung bata ka pa, mamamatay ka na. Sige, salamat sa pagligtas sa akin. Ikaw din ha, mag-iingat ka. Pwede na ba akong umalis? Uy bata, salamat sa pagliligtas sa akin. Siyensya na kung parang tari ko. Sige, ayos lang. Umalis ka na. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Lengleng. Ikaw? Wala akong pangalan eh. Hoy bata! Lang tawag nila sa akin. Hindi ka ba binigyan ng magulang mo ng pangalan? Taga saan ka ba? Wala akong magulang. Nakatira lang ako sa daan. Basta't lumakiin lang ako sa daan. Parehas lang pala tayong walang magulang at nakatira kung saan-saan. Parehas din tayong batang lansangan. Nabubuhay lang ako sa tinatirang pagkain. Parehas talaga tayo, pero ngayon lang kita nakita dito. Oo, sumakay ako ng jeep. Napadpad ako dito, nakarma ata ako. Bakit? Kasi hindi ako nagbayad sa jeep, tapos muntik pa ako nabangga. Pwede ba kita maging kaibigan? Kaibigan sa buong buhay ko! Ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigan! Totoo ba? May kaibigan na ako? Oo! Totoo ba? Oo nga! Hay nako! Tara na nga! Nagugutom na ako! Hahanap pa tayo ng makakain! Uy, teka! May kaibigan na ako! Kiki, basta huwag ka magpapagod, ha? Opo, kuya! Ano yung nasa buhok mo? Plastic! Ginawa ko para kahit batang lansangan tayo, maganda pa rin ako. Uy, tara dun tayo, oh! Sila? Hindi eh. Ikaw? Hindi din. Ako si Chichi, siya naman si Coco, kuya ko siya. Ngayon lang namin kayo nakita dito ah. Kami din eh, ngayon lang namin din kayo nakita. Ako nga pala si Lengleng at siya naman si... Ako naman si walang pangalan. Bakit wala kang pangalan? Sa daan na lang kasi ako lumaki, di ko na din kilala yung mga magulang ko. Ganon din ako. Kayo? Ganon din kami kung saan-saan na lang nakatira. Yung tatay at nanay namin namatay dahil sa aksidente. Ako naman, di ko alam kung paano ako nabuhay eh. Pero ba't kayo magkasama? Magkamag-anag ba kayo? Hindi. Kanina lang din kami nagkakilala. Ibig sabihin, magkaibigan lang kayo? Oo, may kaibigan na ako. Ano ba yung ginagawa mo? Ganyan
siya pag nagkakaroon ng kaibigan, nawawalan siya ng malay. San kayo pupunta niyan, Chichi at Coco? Kung saan-saan lang mangangalakal kami para may pambili ng pagkain. Alam ko na! May alam ako na may bilis na paraan para makakain tayo! Ano naman yun? Basta, ako bahala. Basta sumama kayo sa akin. Dito tayo makakakuha ng pagkain natin. Sigurado ka bang libre lang ang pagkain dito? Oo, ako bahala. Basta tignan niyo lang ako. Hindi na ba natin hihintayin si Lengleng? Ang sabi niya, mag-share lang siya. Pero ayahan mo na para pagkarating niya, makakain na tayo. Tara! O, diba? May pagkain na tayo. Mabilis na paraan. Bakit mo ginawa yun? Dapat hindi mo ginagawa yun. Teka, huwag kayo magalit sa akin. Ayaw niya na agad tayo makakakain at hindi na tayo makangalakal. Masama magnakaw! Bakit masama? Eh, makakain naman natin to. Masama magnakaw at manguha ng hindi sa'yo. Kasalanan sa Diyos at sa batas natin, pwede kang makulong. At pag nakulong ka, tuloy rin masisira ang buhay mo. Gusto mo ba yun? Ayaw makulong! Mangako ka na hindi mo na uulitin yan. Oo, pangako, hindi ko na uulitin. Nakasanayan ko na kasing ginagawa to. Paano ko ba maiiwasan ng magnakaw? Maiiwasan mo kung magsisikap ka ng para sa'yo. Maiiwasan ng magnakaw kung marunong ka makontento sa mga bagay na pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Ayan, matutulungan ka namin magbago. Diba, Chichi? Oo, wag mo na uulitin yun ha. Tara, ibalik na natin yung kinuha mo. Salamat at pasensya na. Tara na! Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you?
Ilagay mo na dito yung nakuha mo kanina. Ako na lang pupunta sa junk shop. Hati-hati na lang tayo sa nakuha ko. Kuya, samahan na kita. Huwag na, Chichi. Baka magkasakit ka na naman. Sakit? Anong sakit? Nilagnat siya nung isang araw pero umiinom na siya ng gamot. Pero paano kayo nakakabili ng gamot? Merong mga taong mabubuti ang loob na handang tumulong sa katulad natin. Eh di sa kanila na lang tayo humingi ng pagkain para hindi na tayo mahirapan. Naku, ayan ka na naman, Bek-Bek. Bek-Bek? Di ba wala kang pangalan kaya tatawagin ka na lang naming Bek-Bek? Bakit Bek-Bek? Ang baho naman ng pangalan ko. Ayoko yan! Di ba, Kuya Coco, Bek-Bek na lang tawag natin sa kanya? Oo, maganda yung pangalan na Bek-Bek. Basta Bek-Bek na lang. O, sige na nga. Sige na, Chichi at Bek-Bek, mauna na ako. Pagbalik ka, mayroon akong pambili ng pagkain. Mag-iingat ka ha, Kuya. Hihintayin ka namin dito. Oo, pero samahan mo muna maligo si Bek-Bek at pahiramin mo na rin siya ng damit. Opo, Kuya, masusunod po. Hindi na po ba natin hihintayin si Leng-Leng? Oo nga, no. Nasaan na kaya yung babae ngayon? Baka naligaw na yun. Ang saya ko pa naman na meron akong kaibigan. Di ba magkaibigan na tayo? Di ba, Chichi, kaibigan na natin si Bek-Bek? Oo, magkaibigan na tayo. Kaibigan? Magkaibigan na tayo? Bek-Bek, bintayin mo muna si Chichi, ah. Sige. Ingat, Kuya. Ang swerte mo naman dahil may kuya ka. Oo, hindi niya ako iniwan at pinabayaan. Ayun kasi yung pangako niya sa nanay at tatay namin. Swerte mo naman talaga, pero saan kayo naliligo? Tara, kuha muna kita ng damit at samahan na rin kita maligo. Tara! Dito nakalagay yung damit namin ni Kuya. Yung iba napulot namin. Yung iba naman binigay sa amin pero nilaban na namin ni Kuya to. Kaya malinis na. Sige, pili ka na. Salamat, Chichi. Eto, ang ganda nito. Kaya pala kahit nakatira kayo sa daan, ang ganda at ang linis niyong tignan. Siyempre, dapat malinis tayo sa katawan natin. Teka, paghanap lang kita ng short, ha? Sige. Tara, balik na tayo dun. Baka nandun na si Kuya.
Asan na kaya si Kuya? Nag-aalala na ako. Baka may dinaanan lang, Kuya mo. Huwag kang mag-alala dyan. Eh, kung sundan ko na kaya siya? Diba sabi niya dito tayo maghintay? Baka pag umalis tayo, bigla siyang darating. Hintayin na lang natin siya dito, tsaka bilhin niya din sa akin. Huwag kita papabayaan, diba? Pasensya ka na, Chichi. Pero eto, kung nakabili na ako ng pagkain, para gana tayo kumain. Kainan na! Gutom na rin ako! Thank you, Kuya! Tara, kain na tayo! Chichi, saan ba tayo pupunta? Maliligo tayo, Kuya. Hindi naman ito papunta sa may bomba, ha? Di naman tayo naliligo dito. Pumunta kami kanina ni Bekbek sa may bomba. Nakasara yung baka, di ba? Sabi mo, wag papasok pag nakasara. Oo. Saan tayo pupunta? Malayo pa ba? Malapit na. Ang baho na kasi natin. Di ba tayo naliligo? Hoy, kahit di ako naliligo, mabango pa rin ako. Mabaho ka na, ayoko lang sabihin sa'yo, baka magalit ka. Ay, baho! Kahit ikaw naman, mabangnas na, tingnan mo kilikili mo, may dumi. Yeah! Huwag na kayo mag-away dyan, pare-pareho naman tayo mabaho. Tara, maligo na tayo. Tara na! Ferns and curling, every living thing.
Diego, Chichi. Ang layo ng tingin ah. Parang ang lalim ng iniisip mo. Ah, wala. Nagpapahinga lang ako at nag-isip ng kung ano-ano. Ano naman iniisip mo? Iniisip ko lang kung bakit ako nabuhay at kung ano yung layunin ko dito sa mundo. Oo nga no, naisip ko din yan. Nabuhay lang ba ako para maging mahirap at maging laman ng daan? Madaming tanong na mahirap sagutin, pero para sa akin, nabuhay tayo dahil mahal tayo ng ating Diyos Ama. Dahil binigyan niya tayo ng buhay na dapat natin gamitin. Pero kahit sino at ano tayo, dapat nating isipin na nandito tayo sa mundo para gumawa ng tama at itama ang pagkakamali. Ang buhay ay pinahiram lang sa atin sa pamamagitan ng ating mga magulang at tito'y nagbula sa Diyos. At nagsilbing regalo sa mundo upang alagaan at ingatan natin. Sayang lang ang buhay sa araw-araw na lumilipas kung hindi mo ito gagamitin sa tamang paraan. Na kung saan maaaring mawala ito na hindi mo namamalayan na ito pala ang huli mong antungan. Lalo na kung mahalaga ito sa'yo. Ito'y punong-puno ng kasiyahan, kalungkutan at marami pang iba na mararanasan natin habang tayo ay nabubuhay. At dapat natin pahalagaan ang buhay na binigay sa atin at makontento sa meron tayo ngayon. Wow, grabe! Ang galing mo! Salamat, Kuya, sa magandang payo na binigay mo sa amin. Walang anuman. Naliwanagan na ba ang isip mo? Oo, Kuya. Basta ang importante sa akin, magkasama tayo, masaya at walang nagkakasakit. Na nakakaraos tayo araw-araw at gagawin kong lahat para matupad ang pangarap natin. Alam nyo, dahil sa inyong dalawa, gusto pa nang mabuhay ng matagal. Good morning, Coco. Ito, nangalakal na ako para may pangkain tayo. Salamat, Bek-Bek. Napasarap yung tulog ko. Sarap ng tulog ni Chichi, ha? Puyat na puyat. Oo nga, teka, gigisingin ko man si Chichi. Chichi? Maiyit ka, Chichi. Nilalagnat ka na naman. Oo nga no, may lagnat siya. Anong gagawin natin? Tulungan mo ko, dali natin siya sa center. Tara! Huwag kang mag-alala, bumaba na yung lagnat ng kapatid mo. Dok, bakit po kaya lagi nilalagnat si Chichi? May mga test tayo na dapat natin gawin para malaman natin kung bakit bumabalik lagi yung lagnat ng kapatid mo. Sa ngayon, yung mga nireseta ko kailangan niyang inumin. Eto, may mga libreng gamot. Salamat po, Dok. Pero yung iba, wala dito, kaya bilhin niyo na lang sa pharmacy. Pero huwag niyong kakalimutan na ibigay sa akin yung result, ha? Maraming salamat po ulit, Dok. Chichi, magpagaling ka, ha? Opo.
Chichi, magpagaling ka at inumin mo yung mga gamot mo. Yan na nga yung sinasabi ko, masyado kang nagpapagod. Kuya, okay na ako. Ayan ka na naman. Ano ang ipapatas ni Chichi? Hindi ko rin alam pero kailangan kong kumita ng pera para pambayad nito at pambili ng ibang gamot. Kuya, wag na. Okay na ako. Gagastos pa tayo lalo na wala tayong pera. Basta gagawa ko ng paraan, ikaw magpahinga ka yan at huwag kang aalis at huwag kang matigas ng ulo. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. Salamat po, nakabili ako ng gamot. Pero kulang pa dahil may kailangan ipatas kay Chichi. Ate, yung bag mo! Chichi! Naku, salamat ha. Eh, wag na po. Di naman po binabayaran ng paggawa ng mabuti. Sige na, tanggapin mo na. Salamat po, pandagdag ng gamot ng kapatid ko. Kapatid? Bakit? Na paano siya? Pabalik-balik po kasi yung lagdag niya. Ayan ba yung reseta ng gamot ng kapatid mo? Opo, ito po para po sa mga gamot at mga vitamins niya po. Ito naman po, kailangan po namin i-test para po malaman kung bakit po pabalik-balik ang lagdag niya po. Teka, nasaan ba yung magulang nyo? Wala na kami magulang, pati na po sila. Ay naku, pasensya ka na. Sige po, maiwan na po kita. Maraming salamat po ulit. May pang-test na po yung kapatid ko. Bata! Eto, tanggapin mo ulit to. Konting tulong ko ulit sa inyo. Ate, wag na po. Binigyan nyo na po ako. Sapat na po yun. Napakabait mo namang bata. Sige na, tanggapin mo na to. Isipin mo na lang na swerte ka ngayong araw na to. Pagpatuloy mo lang ang pagiging mabuti dahil dyan ka sa swertihin. Huwag kang mag-alala. Magiging normal na ang resulta at magiging okay na ang kapatid mo. Maraming salamat po talaga. Chichi, tara, balik na tayo doon. Baka malaman ng kuya mo na umalis tayo. Diba, sabi niya, magpahinga ka lang. Chichi, gumising ka! Chichi! Chichi! Chichi, gumising ka! Chichi! Chichi! Gumising ka! Chichi! Chichi! Bek, Bek, anong nangyari? Di ba sabi ko magpahinga lang kayo doon at huwag aalis? Pasensya na, pero dalhin muna natin siya sa center.
Napag-aralan ko na ang mga resulta natin SK Chichi. Dok, ano po yung resulta? Magiging okay na po ba siya? Coco, may malubhang saka si Chichi. Ano po yun, Dok? Meron siyang cancer, stage 2. Leukemia ay isang uri ng cancer na maaaring makaapekto sa dugo at sa mga selula na lumikha ng dugo. Kaya karaniwang itong tinatawag na cancer sa dugo. Nagkaroon ng cancer ang dugo dahil sa paggawa ng bone marrow ng mga abnormal na uri ng white blood cell. Ang malusog na white blood cell ay isang tumutulong sa paglaban sa impeksyon. Kapag lubhang dumami ang mga abnormal na mga white blood cell sa dugo, maapawan ng mga ito ang mga malulusog na blood cell. Dahil dito, magiging napakahirap para sa dugo na labanan ang mga infection at iba pang uri ng mga kondisyon. Sa ngayon, nilulunasan ang leukemia sa pamamagitan ng operasyon, chemotherapy, radiation, maging ng stem cell transplant. Dok, ibig sabihin po ba nito mamamatay na po si Chichi? Coco, huminahon ka muna. Hanggat may buhay, may pag-asa. May mga cancer survivor. Alam kong isa dun si Chichi. Dok, pwede po bang maghingi ng pabor? Huwag niyo muna po ito sasabihin kay Chichi. Dok, Coco, pasensya na po kasi nangungulit si Chichi tumayo. Gusto niya daw pong umalis dito. Kuya, ano po bang nangyari? Kuya? Wala! Tara, uwi na tayo para makakain pa tayo ng paborito mong sardinas! Sorry po, pero gusto ko lang po ito tanungin sa inyo. Bakit naman po si Chichi pa po yung may sakit? Bakit po kapatid ko pa? Lord, alam niyo naman po na si Chichi na lang po yung kasama ko. Siya na lang po ang pamilya ko. Lord, dinadasal ko po sa inyo na pagalingin niyo po si Chichi. Madami pa po kami pangarap. Bigyan niyo pa po ako ng lakas ng loob para harapin ang lahat ng mga pagsubok na ito. Pala, Chichi, kumain ka muna para makainom ka ng gamot. Nakabili pala ako ng pagkain kasi mayroon ako nakatirang pera. Kuya, bakit may pera ka? Saan galing? May babaeng nagbigay sa akin ng pera. Ate, yung bag mo! Chichi! Naku, salamat ha. Eh, wag na po. Di naman po binabayaran ng paggawa ng mabuti. Sige na, tanggapin mo na. Salamat po, pandagdag ng gamot ng kapatid ko. Kapatid? Bakit? Na paano siya? Pabalik-balik po kasi yung lagdag niya. Eto, tanggapin mo ulit to. Konting tulong ko ulit sa inyo. Ate, wag na po. Binagyan niyo na po ako. Sapat na po yun. Napakabait mo namang bata. Sige na, tanggapin mo na to.
Isipin mo na lang na swerte ka ngayong araw na to. Pagpatuloy mo lang ang pagiging mabuti dahil dyan ka sa swertihin. Huwag kang mag-alala. Magiging normal na ang resulta at magiging okay na ang kapatid mo. Maraming salamat po talaga. Kuya, gusto ko po siya makita para makilala ko siya. Oo nga, sana makita ko siya ulit. Dahil sa kanya, meron tayong pambili ng gamot mo at meron tayong pambili ng pagkain natin. Ha? Sino, kuya? Di ko na natanong ang pangalan niya, pero napakabait niya. Kuya, nagtataka ako. Bakit ako laging nilalagnat at lagi ako nawawalan ng malay? Pakiramdam ko, lagi ako napapagod. Tulad ngayon, ang sama ng pakiramdam ko. Kuya, ano po yung sinabi ng doktor? May sakit ba ako? Meron siyang cancer, stage 2. Leukemia ay isang uri ng cancer na maaaring makaapekto sa dugo at sa mga selula na lumikha ng dugo. Kaya karaniwang itong tinatawag na cancer sa dugo. Dok, ibig sabihin po ba nito mamamatay na po si Chichi? Coco, huminahon ka muna. Hanggat may buhay, may pag-asa. May mga cancer survivor. Alam kong isa dun si Chichi. Dok, pwede po bang maghingi ng pabor? Huwag niyo muna po ito sasabihin kay Chichi. Uy, kuya! Hindi mo muna dapat malaman ang sakit mo. Baka kasi anong isipin mo. Pasensya ka na, Chichi. Ah, wala, Chichi. Simpleng lagnat lang daw. Kailangan mo lang daw uminom ng gamot at magpahinga. Sige, kuya. Iinom muna po akong gamot. Ang aking 10 hiling. Bek! Bek! Bakit, Coco? Huwag ka muna maingay, baka magising si Chichi. Ah, sige. Ano ba yun? Doon tayo. Ano ba kasi yun, Coco? Surprise! Leng Leng! Huwag muna kayo maingay, baka magising si Chichi. Leng Leng, ang tagal mong nawala, na-miss kita. Na-miss ko din naman kayo eh. Paano kasi nung nag-CR ako, nawala ako. Tapos pagbalik ko sa palengke, wala na kayo. Ang tagal ka kaya naming inintay. Naisip ko nga na ayaw mo na akong maging kaibigan. Pwede ba yun? Kaibigan ko na kayo at pamilya ko na kayo. Pero alam mo ba, Leng Leng, kaapon dinala namin sa center si Chichi. Tapos ang daming tinest sa kanya. Bakit? Na paano siya? Linagnat at nawalan ng malay. Coco, ano sinabi ng doktor tungkol sa sakit ni Chichi? Bago ko sabihin sa inyo, mga ako muna kayo na hindi nyo sasabihin kay Chichi. Pangako. May malubhang sakit si Chichi. Ha? Anong malubhang sakit? Anong sakit niya? Ang sabi ni Doc, meron siyang leukemia, cancer sa dugo. Diba, cancer? Hindi na yun gumagaling? May kakilala ko, namatay siya dahil sa cancer. Ibig sabihin niya, namamatay na din si Chichi. Ano ka ba, Bek-Bek? Huwag mong sabihin yan. May kakilala akong may cancer pero gumaling din siya. Gagawin ko ang lahat para gumaling si Chichi. Maghahanap ako ng paraan para magamot siya.
Kaya Bek-Bek at Leng-Leng, huwag niyo muna sasabihin kay Chichi ito. Oo, huwag kang mag-alala, Coco. Tutulong kami ni Bek-Bek para gumaling siya. Pero kailan mo balak sabihin sa kanya? Oo nga, karapatan niyang malaman to. Paano kung nakaramdam siya ng ibang masakit sa katawan niya? Anong sasabihin natin? Sasabihin ko rin naman kay Chichi, huwag muna ngayon. Pero meron ako naisip na gawin. Ano ba yung naiisip mo, Coco? Tignan niyo to ko. Naulog to kanina nung kinakausap ko si Chichi. Ito yung mga hiling niya nung birthday niya. Ang plano ko sana ay tulungan niyo ko gawin lahat ito para matupad ang mga hiling niya. Kuya? Kuya? Andito lang pala kayo? Leng-Leng, bumalik ka na? Oo, namiss ko kayong lahat. Kamusta ka? Wala ka bang nararamdamang masakit ngayon? Nilalagnat ako, masakit ulo ko, pero pagaling na ako. Kuya, nasa iyo pala yan. Oo, nahulog mo kanina nang nag-uusap tayo. Ibabalik ko na sana sa'yo. Chichi, basta tandaan mo, nandito lang kami lagi sa'yo. Patatagin mo ang loob mo, ah. Sasamaan ka namin hanggang sa huli. Siyempre naman, nandito din ako para sa inyo. Mabubuhay pa tayo ng matagal. Napakaswerte ko po dahil po binigyan niyo po ako mabubuting kaibigan. At kuya na hindi ako pinapabayaan. Kung ano man po ang sakit na nararamdaman ko ngayon, sana po gumaling na po ako. Dahil po ayoko din po nag-aalala ang kuya ko. Alam kong hindi madali makuha ang pangarap. Ngunit hindi ito ahad lang para sumuko ako. Naniniwala ako pag gusto mo ang isang bagay, makukuha mo ito. Kailangan lang magtiyaga, magsumikap, magtiwala sa sarili, at manalig sa Diyos. Balang araw makakamit din namin ang mga pangarap namin. Salamat po sa lahat ng biyaya. Maglakad? Gusto mo pasanin kita? Kuya, medyo pagod na ako, pero kaya pa naman. Kuya, saan ba tayo pupunta? Malapit na, halika, pasanin na kita. Kuya, huwag na. Dahan-dahan na lang tayo maglakad. Diba yung unang hiling ni Chichi, yung mapuntahan natin yung puntod ng mga magulang niya? Oo, tulungan natin siyang matupad lahat ng hiling niya. Hoy, tara na! Oo, wait lang. Ang daldal kasi ni Bek-Bek. Hoy, bakit ako? Ikaw naman, joke lang yun. Ah, joke lang pala. Kuya, ano yung ginagawa natin sa sementeryo? Dito nakalibing si nanay at tatay. Talaga, kuya? Unang beses ko pala makikita ang puntod nila. Salamat, kuya. Dinala mo ako dito para kahit puntod lang nila, makikita ko. Walang anuman, Chichi. Tara dun sa banda. Kita kayo kahit nasa puntod lang.
Nung nawala po kayo, wala pa po akong malay, kaya hindi ko po alam ang mga mukha nyo. Kahit na ganun po, alam ko po na hindi nyo po kagustuhan na iwan kami ni Kuya. Kaya ito po kami lumalaban, nagsusumikap, nagtsatsaga, nangangarap. Nanay, tatay, nangungulila po ako sa pagmahal ng mga magulang. Pero wala naman po akong magagawa, kundi tanggapin ang mga nangyayari sa buhay namin. Gabayan niyo po kami sa lahat ng tatahakin namin. Mahal na mahal ko po kayo. Laban po kami sa buhay, pangako. Tahan na, Chichi. Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang malungkot. Kuya, namimiss ko lang sila nanay at tatay. Kung buhay lang sila, ayaw nila tayong umiiyak at nahihirapan. Kuya, upo muna po ako doon. O sige. Nagawa na natin ang unang hiling ni Chichi. Oo nga, salamat sa inyo. Ano naman yung susunod? Yung pangalawa niyang hiling, di ba kinuha niya yung papel? Sinulat ko agad. Ang aking pangalawang hiling, mapakakain ng masarap. Di pa paborito niya yung sardinas? Baka naman ang ibig niyang sabihin yung masarap na hindi niya pa natitikman. Paano kaya niyan? Yung natira kong pera, pambili na lang ng gamot ni Chichi. Huwag kayong mag-alala, may naisip ako. May tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Wala pa naman nagbibigay sa atin eh. Naku, ayan na naman kayo. Nawawala na naman kayo ng pag-asa. Try na lang natin ulit. Thank you.
isip ko, meron na tayong pera at nakapagpasaya pa tayo ng mga tao. May pambili na tayo ng pagkain! Gawin natin ulit to! Ang saya pala ng ganito, no? Chichi, saan mo gustong kumain? Ha? Bakit ako? Kayo ba? Anong gusto nyo? Ikaw na pumili, Chichi. Ano bang masarap na pagkain para sa'yo? Sige, may naisip ako. Sigurado ako magugustuhan nyo yun. Ang bango naman nito. Ayan ang gusto ko tikman, spaghetti. Kasi sa tuwing dumadaan kami ni Kuya, may nakikita ako batang kumakain ng spaghetti. Nakatingin lang ako at naglalaway. Kaya Chichi, magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya na tatanggap natin. Kami din ni Bekbek ngayon lang matitikman yan. Kasi pag pumapasok ako sa loob, binabawalan nila ako. Dahil lang baho-baho ko at isa lang akong pulube. Eh, gusto ko lang naman matikman yung mga tira-tira nila. Pero dun sa pinuntahan ko, ang bait nung guard. Binigay niya sa akin yung tira ng bata. Tapos, ang sarap ng tinapay na may hotdog sa gitna. Ang swerte mo naman, tara kainin na natin to, gutom na ako. Uy, Bekbek, huwag mo muna kainin yan. Ha, bakit naman? Gutom na ako eh. Magdadasal muna tayo. Salamat po sa pagkain na nakaharap sa amin ngayon. Salamat po sa biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Amen. Kainan na! Uy, Bekbek! Sandali lang! Ano na naman? Maghugas muna tayo ng kamay. Kumain, Chichi, uminom ka ng gamot, ha? Opo, Kuya. Kamusta pakiramdam mo, Chichi? Medyo nalalambot ako, pero baka gutom lang to, Kuya. Kaya naman, kumain na tayo! Teka lang! Ano ba? Hindi ka ba gagamit neto? Hindi naman ako marunong yan, eh. Sige, kain na tayo. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Makakain ng masarap. Check. Magkaroon ng kaibigan. Check. Lord, the best ka po talaga. Natupad ang tatlong hiling ko. Sa loob ng isang araw, maraming salamat po.
pasok na yan. Eh, ikaw din naman ang baho eh. Kailan ka ba huling naligo? Yung uli kong ligo, eh, dun sa ilog. Ang tagal na na nun, tara, yayain ulit natin sila. Maganda ba dun? Oo, maganda dun. Uy, si Coco, oh. Coco, bakit parang umiiyak ka? Anong problema? Di ko pa kasi alam kung paano ko mapapagamot si Chichi. Gusto ko pa kasi siyang mabuhay ng matagal. Nangalakal ako pero wala akong kinita. Huwag kang mag-alala, gagawa tayo ng paraan para mapagamot natin siya. Oo, tutulungin ka namin. Bakit nga ba ang aga mong umalis kanina? Hindi mo kami ginising, tutulungan ka sana namin. Kanina pa natulog si Chichi, hindi siya nagising, pero humihinga pa naman siya. Ito naman, baka napasarap lang yung tulog. Di ko na kayo kasi ginising para meron kasama si Chichi, pero salamat ha. Okay rin naman si Chichi, di ba? Wala naman siya nararamdaman sakit kagabi. At ngayon, isipin muna natin ang 10 hiling niya kung paano natin gagawin. May tama ka talaga, Bek-Bek. Nagawa na natin yung 2 hiling niya kahapon. Ano naman yung susunod? Ang 3 niyang hiling ay magkaroon ng kaibigan. Eh, may kaibigan na siya, di ba? Sino? Tayo. Ay, oo nga pala. Pero ang 4 niyang hiling ay makapunta sa perya. Makapunta sa perya? Gusto ko dun, hindi pa ako nakakapunta dun. May mga pwedeng sakyan dun. Kaso, kailangan na natin ng pera para pambayad. Ano naman yung 5 niyang hiling? Ang 5 niyang hiling magkaroon ng bagong damit. Alam ko na, para magawa natin ang 2 hiling niya ngayong araw na to. Maghiwa-hiwalay muna tayo. Ikaw, Coco, ikaw yung bahala sa pangperya natin mamaya. Kami naman 2 ni Bek-Bek ang bahalang bumili sa bagong damit ni Chichi. Ano? Kaya ba? Kakayanin! Kakayanin! Kakayanin para kay Chichi! Kakayanin para kay Chichi! Ano gagawin natin? Alam ko na, magpunas na lang tayo ng mga sasakyan para bigyan nila tayo kahit barya-barya lang. Oo, tara, maghanap muna tayo ng basaan. Starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The brush is thick. All I'm asking now. Nakuha mo, kaso ito sa akin, barya. Naku, okay lang yung barya. Pandagdag sa bagong damit ni Chichi. Alam ko na, tumawad na lang tayo pagkasyain na lang natin yung pera natin. Oo, punta na tayo sa palengke. Tara! Music
Hinulahan lang namin, di ba? Oo. Maraming salamat. Alam mo ba, may bibigay pa kami sa'yo. Ano naman yun? Teka lang, kukunin ko. Ano kaya yun? Basta, hintayin mo na lang. Sana magustuhan mo. Wow, ang ganda! Sa'kin ba yan? Oo, para sa'yo to. Pero paano nila binito? Ay, basta, tara, suot mo na yan. Ang ganda mo, Chichi! Bagay na bagay sa'yo. Sabi na nga ba, tama ang sukat. Maraming salamat talaga, ha? Chichi, anong problema? Anong masakit sa'yo? Para lang ako nahihilo at nasusuka. Gusto mo bang magpahinga? Sa susunod na lang tayo magperya. Pero sayang naman yung pinunta natin dito. Tama ang sinabi ni Beck. Sayang ang pinunta natin dito. Huwag kayo mag-alala sa akin. Kaya ko naman to. Pambili ng biskwit. Oo nga, no? Pero nasan na kaya si Leng Leng? Ang sabi niya, may dadaanan lang daw siya. Sigurado ako, papunta na siya dito. Tira na lang siya natin ng biskwit. Wala na tayong pera, no? Di bale, magdiskarte ulit tayo para pambiling gamot ni Chichi. Ha? Paggagamot? Di ba, kuya, may iniinom na akong gamot? Yung sa lagnat? Eh, wala. Sige, may gagawin lang ako dun, ha? Ano yun, kuya? Ano nga kasi yun, kuya? Ang ibig sabihin ni Bekbek, baka sa susunod na magkasakit ka, di ba? O baka may magkasakit sa atin. Mas maganda na yung handa. Oo, tama nga yun. Ganun nga yung ibig ko sabihin. Sige, kuya, magpapahinga muna ako. Medyo masakit ang ulo ko at parang nasusuka ako. Pakiramdam ko nga lalagnat din ako eh. Pero salamat ha, dahil nakapunta ako ng perya at salamat din sa bagong damit ko. Walang anuman, magiging maayos rin yung pakiramdam mo. Hindi ko lang maintindihan, kuya. Araw-araw kasi akong may nararamdaman na masakit. Chichi, magpahinga ka muna. Mamaya mawawala rin yan. O sige, kuya. Magpapahinga muna po ako.
sasabihin kay Chichi yung sakit niya? Kumukuha lang ako ng tiyempo. Baka kasi pag nalaman niya, mawalan siya ng pag-asa at lakas loob para lumaban. Sabagay, tama ka naman. Pero karapatan niyang malaman yun kasi siya ang may sakit. Kung kaya ako na lang magsabi kay Chichi. Nako, Bek-Bek, wag. Sasabihin ko rin naman eh. Isip mo, hindi ka ba nahihirapan? Nahihirapan saan? Dito, sa buhay natin, sa araw-araw na laman lang tayo ng daan. Walang makain agad, walang magulang, walang kapatid, walang pamilya. Mag-isa lang, yung bang hindi mo alam kung saan papunta yung buhay natin? Kung bang may magandang bukas na naghihintay sa atin? Di ba mapapaisip ka na lang sa dami ng tao sa mundo, bakit ako pa, bakit tayo pa ang ganito? Tayo pa ang pulubi, batang lansangan, tinapon sa daan. Oo nga no, nakakainggit yung iba, buo pa yung pamilya. Yung ibang bata na nakakakain ng higit 3 beses sa isang araw nang hindi nagtatrabaho, nang hindi nagpupulot ng basura at hindi naaarawan sa daan. Samantalang tayo, pigis sa gutom, kailangan pa natin dumiskarte para makakain. Oo nga no, bakit kaya ganito? Umiiyak. Eh, ikaw rin naman eh. Gusto ko lang maramdaman ang pagmamahal ng isang magulang. Chi, sana gumaling ka na. Nangihina ako sa tuwing may masakit sa'yo. Pasensya na din kung di ko pa kayang sabihin sa'yo na meron kang cancer. Dahil kahit ako, di ko patanggap. Ayaw kong mawala ka sa'kin. Kaya gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Lord, bigyan niyo pa po ng lakas si Chichi para lumaban. Para labanan niya ang sakit niya. Salamat po. Salamat ulit sa inyong dalawa ni Lengleng sa pagtulong sa akin sa paggawa ng 10 hiling ni Chichi. Wala yun, Coco. Ang tagal nga ni Lengleng, hindi na siya bumalik. Baka pabalik na yun. Hintayin na lang natin siya. Basta, Coco, sabihin mo na agad kay Chichi na meron siyang sakit na kanser. Karapatan niyang malaman dahil siya ang nakakaramdam. At para hindi na siya magtaka kung bakit siya palaging may sakit. Kuya! Chichi! Kuya, totoo ba yun? Kanina ka pa dyan? Narinig mo yung pinag-usapan namin? Oo, kuya, narinig kong lahat. Kuya, totoo ba yun? May cancer ako? Bakit, kuya? Bakit mo nilihim sa akin? Kala ko ba walang sikreto? Bakit nagsinungaling ka sa akin, kuya? Kaya pala hindi ko maintindihan na nararamdaman ko. Kala ko simpleng lagnat lang. Di ba may kakilala tayong namatay dahil sa cancer? Kuya, cancer yun! Mamamatay na lang ako, nagsisinungaling ka pa! Hindi ka mamamatay, Chichi. Gagawa tayo ng paraan para mapagamot ka. Paraan? Kuya, wala nang paraan. Doon na ako papunta. Mamamatay na lang ako. Di ko pa alam sakit ko. Sinungaling ka, kuya. Di na ako maniniwala sa'yo. Chichi, may pag-asa pa.
lang muna. Kuya! Kuya! Ata, relax ka lang. Hindi kita kinidnap. Pero bakit po ako nandito? Makinig ka muna sa akin. Nakita kita kanina na walang malay sa daan. Kaya sinakikita dito sa sakyan ko. Plano sana kitang dalhin sa hospital. Taga saan ka ba? Para pagdating natin sa hospital, puntahan ko mga magulang mo. Sigurado ako nag-aalala sila. Huwag niyo na po ako dalhin sa hospital! Ibaba niyo na po ako dito! Hindi pwede yun. Paano kapag nawalan ka ulit ng malay? Eh di konsensya ko pa. Hindi po! Huwag niyo na po ako dalhin sa hospital! Kaya ko na po talaga! Sige, ihahatid na lang kita sa inyo. Taga saan ka ba? Wala po kaming bahay. Kami lang po ni kuya ko. Sa daan lang po kami nakatira. Ha? Paano yun? Mga batang lansangan lang po kami. Nasaan ba yung kuya mo? Hatid na lang kita sa kanya. Bigyan na lang kita ng papacheck up kung ayaw mo sumama sa akin. Huwag na po. Ayaw ko din po makita yung kuya ko. Galit po ako sa kanya. Meron po ba kayong pagkain dyan? Gutom na po kasi ako. Pasensya na po. Ubusin mo yan, ah. Mukhang hindi ka pa kumakain. Opo, salamat po ulit, ha? Sa inyo po ba bahay to? Oo, bahay ko to. Pinapagawa ko pa lang. Ang laki naman po ng bahay nyo. Pwede na ba ako magtanong sa'yo? Ano po yun? Ako nga pala si Maine. Pero pwede mo namang itawag sa akin, Ate Maine na lang. Ako naman po si Chichi. Nasaan nga pala yung magulang mo? Ba't sa daan ka nakatira? Namatay na po ang magulang namin dahil sa aksidente. Wala na din po kaming bahay, kaya kung saan-saan na lang po kami natutulog. At bakit galit ka naman sa kuya mo? Di ba kayo na lang yung magkasama? Dapat nga kayo na lang yung nagkakaintindihan eh. Sinekreto niya po kasi yung sakit ko. Galit ako sa kanya, sinungaling siya. Ano ba yung sakit mo? Cancer po. Ha? Cancer? Opo. Chichi, kung sinekreto man sa iyo ng kuya mo, baka meron siyang dahilan. Pero huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Kaya po ako nagagalit sa kanya. Mamamatay na lang ako. Nagsisinungaling pa siya. Huwag mong sabihin yan. Maraming cancer survivor. Magpapagaling ka, magpapagamot ka. Hindi naman po mangyayari yun. Wala po kaming pera para mapagamot ako. Huwag mo munang isipin yan. Sa ngayon, ubusin mo muna yung kinakain mo at magpahinga ka. Wala ka bang masakit ngayon? Wala po. Nanghihina lang po ako. Thank you.
akin. Pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi ang tunay na sakit mo. Natatakot din kasi ako. At di ko patanggap ang mga nangyayari. Mahal kita bilang kapatid ko. Takot ako mawala ka, Chichi. Patawarin mo na ako. Hindi na magsisinungaling sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng paraan para gumaling ka. Opo, Kuya. Pasensya na din, ha? Kuya, paano mo pala nalaman na nandun ako kay Ate Ming? Binalikan niya yung daan kung saan ka nawalan ng malay. At sakto, hinahanap kita. Nakita niya ako at sinabi ko na hinahanap ko ang kapatid ko. At yun, tinulungan niya ako makapunta sa'yo. Napakabuti niyang tao. Oo, Kuya. Napakabuti. Kaya ikaw, Chichi, pili mo laging maging mabuting tao, ha? Tandaan mo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay tayo, sikapin nating maging mabuting tao. Opo, Kuya, tatandaan mo yan. Pero Kuya, sa tingin mo ba gagaling pa ako? Baka bukas di natin alam, baka mawala na ako. Hindi ko alam ang bukas, Chichi. Pero tandaan mo, hanggat may buhay, may pag-asa. Gagawin natin lahat ng paraan. Tara, balik na tayo. Baka hinihintay na tayo ng mga kaibigan natin. Chichi! Chichi! Teka, ano to? Swerte ko naman, pangarap kong magkaganito!
na din kami ni kuya ko. May tumulong sa amin kaya natagpuan ko si Chichi. Sino? Si Ate Min. Sobrang bait niya. Binigyan niya pa kaming pera pang pa-check up. Wow talaga! Napakabuti niya naman. Maswerte kayo dahil may natagpuan kayong tao na handang tumulong sa inyo. Oo, pero balang araw mababayaran din namin ang lahat ng mabuting ginawa niya sa amin. At ang sabi niya pa, pag meron kaming problema, punta lang kami sa kanya. Alam namin yung bahay niya. Pero kuya, ayos na lahat ng ginawa niya sa atin. Ayoko namang isipin ni Ate May na sinasamantala natin ang kabutihan niya. Oo, Chichi, pupunta tayo sa kanya para magpasalamat ulit. Pero Bek-Bek, anong nangyari sa mukha mo? May napulot kasi ako pang kulay sa mukha. Kaya sinubukan ko. Ano, maganda pa? Oo, ang ganda mo! Oo, ang ganda mo, Bek-Bek. Medyo makapal lang ng konti. Hindi pa kasi ako marunong, Chichi, pero pag-aaralan ko para maayusan din kita para lalo tayong gumanda. Pero tandaan nyo, hindi nakikita sa panlabas na anyo ang tunay na kagandahan, kundi sa busilak na kalooban. Tama ka, kuya. Ang tunay na ganda hindi lang nakikita sa pisikal. Pero Bek-Bek, gusto ko din ng kulay sa mukha para pag namatay ako, ikaw na lang mag-aayos sa akin. Huwag ka nga magsabi ng ganyan! Kuya, tanggap ko naman yung mangyayari. Hindi na ako takot mamatay. Dahil anumang oras o araw, pwede ako kunin ng Diyos. Hindi ako natatakot mamatay. Dahil alam ko namang naging mabuti akong tao. Dok, kamusta na po si Chichi? Koko, nagpapahinga na ngayon si Chichi. Pero base sa result na tinas natin sa kanya, lumalala na yung sakit niya. Ano, Dok? Magagamot pa po ba si Chichi? Dok, gawin niyo po lahat ng paraan para gumaling siya. Halika, paso muna kayo sa loob. Ipapaliwanag ko ang mga dapat natin gawin. Dok, hindi ko po kayang mawala si Chichi. Pahinga ka na muna dyan, ha? Bek, pwede mong bantayan si Chichi.
habang natutulog. Baka kasi ano na naman mangyari sa kanya. Oo, sige. Saan ka pa pupunta? Mangangalakal lang ako mag-iipon para sa paggagamot ni Chichi. Di ba binigyan kayo ng pera ni Ate Main? Naubos na lahat kanina sa pang-check-up at sa mga gamot na iinumin niya. May sinabi ang doktor kanina. Sabi niya kailangan ni Chichi sa may lalim sa chemotherapy at radiation. Hindi ko alam yun o paano yun, pero ang alam ko, malaking pera ang kailangan natin. Kailangan ko magsumikap para kay Chichi. Hindi ko kaya nawala siya. Grabe, bakit sa dami-dami ng tao, bakit si Chichi pa ang nagkasakit? Puno bilang tayo, wala tayong pera. Sana magkaroon ng himala at gumaling na si Chichi para hindi na rin siya mahihirapan. Sana nga, Bek-Bek, magdasal tayo at magtiwala na malalagpasan ni Chichi ang lahat na ito. Hindi siya nag-iisa, kasama niya tayo sa laban na to. Tama ka, Coco. Aalis na ako, salamat ha. Walang anuman nga pala, pag nakita mo si Lengleng, sabihin mo bumalik na siya dito. Yung babae niya, di na tayo binalikan. Oo, sigurado ako, mayroong dahilan ng pag-alis niya. Aalis na ako. Nangalakal siya. Sabi daw ni Kuya mo, magpahinga ka muna. Ang panglima kong hiling, maging masaya habang nabubuhay. Makitang masaya si Kuya. Ano yan? Ito yung hiling ko. Bek, tulungan mo kung may gagawin tayo. Napa-check up mo na ba siya ulit? Anong sabi ng doktor?
Sorry, ang dami kong tanong. Nag-aalala lang kasi ako sa inyo, lalo na kay Chichi. Parang ang gaan kasi ng pakiramdam ko sa inyo, lalo na lumaki rin ako nung walang magulang. Huwag na po kayong humingi ng sorry. Dapat nga po ako po yung humingi ng tawad dahil po sobra-sobra na po ang pag-iistorbo ko sa inyo. Naku, Coco, huwag mong isipin na istorbo kayo sa akin. Nasaan na ba si Chichi? Kamusta na siya? Pina-check up ko po si Chichi dahil nawalan po siya ng malay at marami po siyang pasa at dumudugo po ang kanyang ilong. Sobra po ang nag-alala. Ayoko po siya mawala sa akin. Anong sabi ng doktor? Malala na po daw ang sakit niya. Kailangan niya po daw sumailalim sa chemotherapy at radiation. Hindi ko po alam kung ano po ang dapat kong gawin. Malaking pera ang kailangan sa paggagamot ni Chichi. Para humingi ng tulong sa inyo. Ate Maine, parang awa nyo na po, tulungan nyo po ang kapatid ko. Kailangan niya po ang tulong nyo. Wala na po kaming ibang malalapitan. Kayo lang po. Parang awa nyo po. Habang buhay ko po, pagbabayaran ang naitulong nyo sa amin. Ayoko pong nakikitang nahihirapan si Chichi. Kaya ko pong itaya ang buhay ko para gumaling siya. Tulungan niyo po kami. Tahan na, Coco. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Talaga po. Salamat po. Sige na, gabi na, umuwi ka na. Sigurado akong hinihintay ka na ni Chichi. Puntahan niyo na lang ako bukas ng umaga. Coco, bakit ngayon ka lang kanina ka pa hinihintay ni Chichi? May pinuntahan kasi ako. Nasaan siya? Natutulog na siya. Sobrang nag-alala nga kami sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Sige, iyan mo na lang muna siya magpahinga. Bukas ko lang sasabihin sa kanya ang magandang balita. Talaga? Matutuwa ba kami dyan? Oo. Bakit ko tumatakbo, Bek? Coco! Si Chichi! Bakit na paano si Chichi? Nasaan siya? Tara!
akong masaya. Pero ang hirap pala maging masaya. Dahil nakikita kitang nahihirapan sa nararamdaman mo. Pero magiging masaya ako para sa'yo, Chichi. Nagustuhan mo ba, Kuya? Pati yung kanta ko, para sa'yo lahat yan. Oo, ang ganda ng boses mo at ang ganda rin nito. Salamat ha! Walang anuman, Kuya. Nagpatulong ako kay Bekbek. Ang ganda pala ng boses mo, Chichi. Kamusta ka na pala, Chichi? Wala bang masakit sa'yo? Wala, Kuya. Alam mo bang may good news ako sa'yo? Ano yun, Kuya? Papapagamot na kita. Gagaling ka na, Chichi. Talaga, Kuya? Ano yun? Wala naman tayong pera. Di ba malaking pera yung gagastusin natin? Si Ate May, tutulungan niya tayo. Pero Kuya... Ay basta, Chichi, wag mo nang isipin yon. Ang isipin mo, ang pagpapagamot mo, ha? Chichi, gagaling ka na! Magiging maayos na ang lahat! Muling nagbabalik ang prinsesa ng mga basura, Leng Leng! Leng Leng? Leng Leng, saan ka ba nagpunta? Akala namin di ka nababalik. Paano kasi nung pabalik ako dito, hinabol na naman ako ng aso, tapos naligaw na naman ako. Nakakainis nga eh, ilang araw na naman ako mag-isa. Buti na lang, hindi ako tumigil sa paghahanap. Ang importante ngayon, nakabalik ka na, kompleto na ulit tayo. Chichi, ano yan? Anong nangyari sa'yo? Mamaya, kwento ko lahat sa'yo. Tara, maghanap muna tayo ng pagkain kasi nagugutom na ako. Makitang maging masaya si Kuya? Check. Maging masaya habang nabubuhay? Check. Sana gumaling na si Chichi. Kaya nga, sana gumaling na si Chichi. Yan ba yung 10 hiling ni Chichi? Pang-6 na hiling, makitang masaya si Kuya. Pang-7 hiling, maging masaya habang nabubuhay. Yung pang-6 niyang hiling, yung kanina, yung makita kang masaya. At ang kanina sinabi niya sa akin, simula ngayon magiging masaya siya habang nabubuhay pa siya. Parang ang hirap naman maging masaya dahil alam natin at nakikita natin na nahihirapan na siya sa sakit niya. Tama ka, Leng Leng. Ano naman yung susunod na hiling niya? Magkaroon ng sariling bahay at makatapos ng pag-aaral. Matagal pa yun, baka wala na siya noon. Ay, pasensya na nasabi ko. Chichi, huwag ka mag-alala. Gagaling ka na, ha? Opo. Ate Min, salamat po sa lahat ng tulong niyo, ha? Salamat po, Ate Min, sa lahat po ng tulong niyo sa amin. Walang anuman. Kaya mo yan, Chichi. Tara, punta na tayo ng hospital. Alam kong kinakabahan at natatakot ka sa mga nangyayari, pero Chichi, kailangan mong lumaban ngayon na ang pagpapagamot sa'yo. Alam ko na para hindi ka kabaan at magkaroon ka ng lakas ng loob, magdasal na lang tayo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Dakila at mapagmahal na Diyos, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng may mga karamdaman, lalo't higit ang mga nakikipaglaban sa sakit na kanser. Inihiling po namin sa iyo na nawa at pagkalooban mo po sila ng katatagan ng loob, kapayapaan ng puso at sapat na lakas upang harapin ang pagsubok na kanilang dinaranas. Panginoon, kalingain mo po sila sa mga proseso ng kanilang gamutan, sa kanilang chemotherapy at mga financial na pangangailangan. Sa mga sandali ng kalungkutan, lingapin mo po sila. Sa mga panahon sila ay nawawalan ng pag-asa, patatagin mo po sila. Ipaunawa mo po sa kanila na ikaw ay higit na makapangyarihan kaysa sa anuman karamdaman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Seventy-five, eighty, eighty-five. Diba, tutulungan naman tayo ni Ate Main sa pagpapagamot kay Chichi. Tsaka, nasimulan naman na yung chemotherapy niya, diba? Oo, pero mahaba-haba pa ang gamutan ni Chichi at nag-iipon tayo sa ibang gastusin. Nakakaya naman kay Ate Main kung pati pagkain natin, hihingi natin sa kanya, diba? Sabagay, tama ka naman. Simula nung nakimo si Chichi, palagi siyang tulog, no? At saka nawala yung sigla ng katawan niya. Ang sabi ni Doc, may side effect daw ang pagpapagamot kay Chichi. Tulad ng pagkapagod, pagsusuka, pagkahilo, pagkalagas ng buhok, kawalan ng gana sa pagkain, at madami pa siyang sinabi. Ha? Malalagas yung buhok ni Chichi. Sayang naman ang haba ng buhok niya. Naku, sigurado ako malulungkot yun pag nagkataon. Oo, nalulungkot ako dahil nakikita ko nahihirapan si Chichi. Pero dapat akong lumaban para sa kanya. At kaya ni Chichi ang pagsubok na to. Kaya din natin. Kakayanin para kay Chichi! Kakayanin para kay Chichi! Kakayanin!
Chichi, mukhang malalim ang iniisip mo. Nanghihina kasi ako, parang hindi ko na kaya yung sakit ko. Chichi, huwag kang mawalan ng pag-asa. Diba hanggat may buhay, may pag-asa? Basta tiwala lang ha, kasama mo kami sa laban mo. Alam ko na, para hindi ka malungkot, suklayin ko yung buhok mo. Lambot pala ng buhok mo, no? Ipitin kaya natin yung buhok mo. Sa pag-ayos ng buhok ko. Sa akin lahat buhok yan? Babalik din ang buhok mo. Dito ah. Dito muna kayo hanggat nagpapagaling si Chichi. Kailangan niya ng malinis at maayos na tirahan. Maraming salamat po, Ate May. Pati po kaming dalawa ni Bekbek, pinatuloy niyo dito. Walang anuman. Parang kapatid na rin yung turing ko sa inyo. May pagkain po ba? Ay, joke lang po. Mamaya, ibibili ko kayo ng makakain. Yun! Salamat po! Coco, okay ka lang ba? Iniisip mo pa ba ang sinabi ng doktor kanina? Coco, magtiwala lang tayo.
Ang Diyos lang ang nakakaalam ng mga mangyayari sa atin. Sige na, may gagawin na ako. Magpahinga na din kayo. Lalo na ikaw, Coco. Ikaw ang lakas ni Chichi. Ipakita natin sa kanya na kasama niya tayo sa laban na to. Coco, anong sabi ng doktor? Tara din tayo sa labas para hindi marinig ni Chichi. Ayan ka na naman. Nagsisikreto ka ba sa kanya? Hindi ko sinesikreto. Sasabihin ko din sa kanya. Gusto ko lang siya magpahinga ng maayos ngayon. Coco, ano nga sabi ng doktor? Gusto din namin malaman. Sabi ng doktor, may taning na daw ang buhay ni Chichi. Pero hindi ako naniniwala dahil ang Diyos lang ang nakakaalam. Tama, Coco. Ang gawin muna natin, maging masaya muna tayo habang nagpapagamot si Chichi. Tama, huwag tayong maging malungkot. Teka, ano nga ba yung susunod na hiling ni Chichi? Yun na lang yung gawin natin, di ba? Oo nga, no. Tama ka! Ang pangwalo niyang hiling ay magkaroon ng sariling bahay at makatapos ng pag-aaral. Eh, ano naman yung susunod? Ang susunod niyang hiling ay magkaroon ng pamilya. Meron na siyang pamilya, di ba tayo? Oo, pamilya na tayo at wala nang iwanan. Iparamdam natin kay Chichi na hindi niya lang tayo kaibigan, kundi isang buong pamilya na. Pang-siyam na hiling ko ay magkaroon ng pamilya. Check! Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng kuya ko ng bagong pamilya. Sobrang ganda dito, no? Ngayon lang ako nakakita ng dagat. Ang lawak pala. Buti na lang pinasyal tayo dito ni ating maid. At bagay mo rin yung damit na binigay niya sa'yo. Ikaw din, oh kuya. Ang gwapo mo sa damit mo. Ang linis mo tignan. Salamat, Chichi. Ay, may regalo pala ako sa'yo. Ano yun, kuya? Ito, oh. Alam kong namimiss mo na yung buhok mo, kaya binilhan kitang ganito. Wow, kuya! Maraming salamat! Halika, suot ko to sa'yo.
Ayan. Patuloy nga. Ang ganda naman ng kapatid ko. Salamat, kuya. Ayan, Chichi. Di mo na mamimiss yung buhok mo. Chichi, 4 na buwan ka nang nagagamot. Pero kuya, wala pa rin nagbabago. Nangihina pa rin ako. At hindi pa bumabalik sa dati ang buhok ko. Ang paglagas ng buhok mo ay isang side effect ng chemotherapy. Pero Chichi, huwag kang mag-ala. Hahaba din ang buhok mo pagkatapos ng pagpapagamot mo. Talaga, kuya? Oo, kaya huwag ka nang malungkot. Pansamantala lang yan, Chichi. Gagaling ka na. Kuya, salamat sa lahat, ha? Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa laban ko. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Kuya, kung mababalaman ako sa mundong to, tatandaan mo na mahal kita. Andito lang ako lagi para sa'yo. Ako yung magiging angel mo. Walang anuman, Chichi. Salamat din, ha? Nangako din ako sa mga magulang natin na hindi kita papabayaan. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Nalulungkot ako, oh. Di ba mabubuhay pa tayo ng matagal? Marami pa tayong pangarap. Madaming pangarap na ikaw na lang ang tutupad, kuya. Alam kong kaya mo yan. Halika nga dito. Salitang ganyan, wala na nga sila nanay at daddy, pati naman ikaw, iiwan mo ako. Paano ako mabubuhay kung ako na lang mag-isa? Ayoko, Chichi, hindi ko kayang ako lang mag-isa. Kaya mangako ka, kakayanin mo at lalaban ka. Kahit naman ako, kuya, gusto ko pang mabuhay, pero hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Kaya kuya, kung ano man yung mangyayari, tanggapin na lang natin, ha? Mangako ka sa akin. Mangako ka, kuya, pag nawala na ako, mabuhay ka ng masaya at tutuparin ang mga pangarap natin. Kaya babauhin ko lahat ng mga alaala natin. Pati sa kabilang buhay, hindi kita makakalimutan. Mahal kita, kuya. Salamat sa lahat. Salamat din kay Bekbek at Lengleng. Dahil sa kanila, nagkaroon tayo ng bagong kaibigan at pamilya. Ito na siguro yung pagsampung hiling ko. Na mabuhay ng matagal kasama ang Panginoon at magulang natin. Tahan na, Chichi. Kakayanin natin ang lahat basta magkasama tayo. Pangako hindi kita iiwan. Pangako magiging masaya tayo hanggat na nabubuhay. Pangako gagawin natin lahat ng pangarap natin. Tahan na. Sa tingin ko, nasalangot si nanay at tatay. Nakatingin sila sa atin. Nanay, tatay, pakitanong naman po kay Lord kung gagaling pa po ako. Kung gagaling pa po ako, madaming salamat po. Makakasama ko pa po si Kuya. Kung kukunin niyo po ako, masaya din po ako. Dahil makikita ko na po kayo at hindi na ako mahihirapan. Thank you.
Nag-aaral na po ako, oh. May mga mabubuting tao pa talaga na handang tumulong sa tulad ko. Dahil kay Ate May nakapag-aral ako. Pero huwag kayo mag-alala, hindi ako nakakalimot. Balang araw, masusuklian ko din lahat ng mabuting na itulong niya sa akin. Salamat din po sa pagbabantay sa akin. Dahil kayo ang guardian angel ko, kakayanin ko ang lahat para sa mga pangarap natin. Sasayangin ang pagkakataon na to, ha? Oo! Teka, nasan na ba si Coco? Baka malate tayo. Ayun! Wow! Bagay ninyo yung uniform! Ikaw din, oh! Bagay sa ating lahat! Excited na ba kayong pumasok? Oo, pero nasa na ba yung babae na yun? Kala ko pa naman nandito na siya. Ha, akala ko pa naman kasama mo si sementeryo. Ang sabi niya, susunod siya. Kuya! Ipapakita ko sana kay nanay at tatay yung uniform ko, kaso wala ka na. Kuya, bagay ko ba yung uniform ko? Matagal na natin pinapangarap to ang makapasok sa paaralan. Oo, bagay sa'yo. Maging mabuti kang mag-aaral, ah. At Chichi, proud na proud ako dahil nakayanan mo lahat ang pagsubok na binigay sa'yo. Dahil din sa'yo yun, kuya. Bek-bek at leng-leng. Hindi niyo ako iniwan sa laban ko. Tignan niyo, oh, ang lakas ko na ngayon. Sa bawat pagsubok ng buhay, huwag kang matakot.